Sa mga ng umaga, my dear brothers and sisters, welcome uli sa panibagong linggo na ating haharapin. At ngayong araw na to, ating pag-aaralan ang chapter ng Alma 17 and 22. And i-cross-reference natin sa Bible. Most of the times, yung ating pinag-usapan, ito'y nagko-connect sa real life situation na ating nararanasan sa ating panahon ngayon. Isa sa mga topic dito is yung pagbabahagi ng missionary work. Pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kapatid natin na hindi pa nakakaalam sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala. Minsan, marami tayong mga iniisip kung bakit hindi tayo nagbabahagi. Isa na dyan, no, pagkapitbahay natin. In reality, nahihiya tayo kasi alam nila yung mga pag-ugali natin. Alam nila na nagagali tayo. Alam nila yung mga weaknesses natin, especially if in reality. Lalo na pag alam nila yung mga kahinaan at nakikita nila yon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya napakahalaga na mayroon tayong quiet dignity kung sa mission pa. Na makikita nila na nagsisilbi tayong halimbawa. Na hindi tayo gumagawa ng hindi maganda sa kanila. Pag tayo gumagawa ng mga dang halimbawa, naging tapat tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapitbahay, kilala nila na may respeto tayo sa kanila, mapagmahal tayong tao, hindi tayo nagtitake advantage sa mga sitwasyon or oportunidad. Pag dumating yung point na sasabihan tayo ng mga missionaries or full-time missionaries or tayo mismo na magbisita sa kanila, hindi tayo mahihiya kasi alam natin personally na meron tayong quiet dignity o moral na pwedeng ibahagi sa kanila. Yun ang pinakahalaga, my dear brothers and sisters, na isamuhay natin ang bawat salita na sinasabi natin. Sa pagbabahagi ng ebanghelyo, hindi sapat yung masabi natin, alam ko na lahat, o hindi ako sigurado sa pwede kong isagot, o baka hindi sila interesado, o minsan natatakot tayo na baka tanggihan nila tayo. Itong mga bagay na to, ito yung naging hadlang sa atin para na hindi tayo natin ibahagi yung salita ng Diyos. Tandaan natin, my dear brothers and sisters, na action is speak louder than words. Na maganda yung mga neighbors natin, mga kilala natin. Masabi ba nila na they have a respect? Tulad ng mga nifita at mga lamanita during sa tayong sa Book of Mormon. Alam natin yung mga lamanita, base sa istorya, sila yung mga tao na kung saan parati nilang gusto nila parati, no, na yung goal nila is mawasak yung mga nifita. Pero bakit yung mga anak ni Musayas, kahit na matitigas at malulupit ang mga puso ng mga lamanita, may gusto nilang ibahagi yung salita ng Diyos sa kanila? Kasi nakita nila yung potensyal and nakita nila na lahat ay anak ng Diyos. Human being, meron tayong kakayahan na magbago, mag-change, para maging mabuti pang tao. Dahil sa pagmamahal nila ni Amon, at ang kanyang mga kapatid, nagikayat sila na pumunta sa lugar ng mga lamanita at ibahagi ang salita ng Diyos. During sa mission natin, sa mga full-time missionaries, pagbahagi tayo ng salita ng Diyos, sila din tinitingnan ang sitwasyon ng tao, kung ano yung
estado niya sa pamumuhay, kung yung nakaraan niya, tinitingnan natin, may kakayahan yung tao na magbago at sila ay anak ng Diyos. When I was assigned sa Caloocan, monumento area namin yon, Caloocan 6th ward, parang ganun. And sa aming pag mayroong area doon na yung sa isang bahay mayroong apat na pamilya nakatira. So hinahati-hati nila yon. Mayroong nakatira sa pinakailalim ng bahay. No, tapos sa taas, maliit na bahay, hinati pa sa apat. Yung bang pag maglalakad ka, yung 6x6 or basta maliit na part, 6x6 feet, pagpalagay na lang natin. No? Yung isang bahay yon. Tapos kasunod nun, bahay na uli. Pero dito rin makikita na bilang Pilipino, andun pa rin yung saya, in spite sa mga challenges, na masaya tayo sa ating ginagawa. Masaya tayo sa buhay in spite sa mga dumarating na mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay. Instead na magreklamo, we find ways kung paano maging masaya. And yun yung area ko before. Doon ako nag-work, doon ako nag-missionary work kasama ng companion ko. At doon ko nakita kung gaano kahalaga yung buhay ng tao. Kung kahalaga yung hope na meron tayo. Na in spite sa mga challenges na to, na nagagawa pa rin natin maging masaya. Nagagawa pa rin natin na magpatuloy sa buhay. Dahil meron tayong pagmamahal. Alam niyo yung pag dumarating kami doon, welcome kami. Nakaupo kami sa isang sa loob ng bahay nila. Na talagang magkadikit lang. Doon sila naliligo at tutulog kumakain. Nagustuhan ko yung pakikinig ng mga brothers and sisters na kung saan the only hope they have is kanilang pananampalataya at pagmamahal sa ating Diyos. Na nagpapatuloy sila sa buhay. Na tayo bilang membro ng simbahan, kailangan magkaroon tayo ng desire tulad nila ni Musayas na kung saan ginawa nila na ibahagi yung Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga Lamanita, na kung saan yung mga Lamanita ay yung intensyon nila ipatayin at sakupin yung mga Nefita, but still andun yung desire nila para tumulong. Hindi natin tingnan yung nakaraan, mga alitan, tinitingnan nila na ibahagi yung pagmamahal ng Diyos sa kanila kasi hindi pa nalimutan na nila sa mahabang panahon kung paano yung Diyos pinalabas sila sa Israel papunta sa lupang pangako and paano yung mystery ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, iniligtas sila sa maraming pagkakataon. Dito natin makikita pagmamahal at pagikayat ni Amon sa kanyang mga kapatid para ibahagi ang Ebanghelyo sa mga Lamanita. Ganun din sa panahon natin kung paano natin ibahagi yung Ebanghelyo sa ating mga kapatid, pamilya na hindi pa nakakaalam ng ating paniniwala at pananampalataya. So ang tanong dito, sino nga ba si Amon? Si Amon ay anak ni Haring Musayas. Si Haring Musayas ay hari sa lugar ng mga Nefita or mga Nefita. So isa-isa sa mga ginawa ni Amon, ito nga sabi ko, ito yung pumunta siya. Malaman na rin ito sa kwento na pumunta siya sa mga Lamanita at binahagi ang Ebanghelyo doon kasama ng kanyang mga kapatid. Sino nga ba yung mga kapatid ni Amon? Ang kapatid ni Amon, sila ni Aaron, Omnai at Himnai. Bakit nila nagawa na ibahagi yung salita ng Diyos? Ano ba yung nangyari sa kanila? Ang background story nito, kasi sila ni Amon, ni Alma, mga kapatid niya, sila yung mga pasaway, no, sa panahon nila. Alam niyo yung si Alma, yung tatay niya is tagapaglingkod ng Diyos. Pero isang araw, habang sinisira nila yung simbahan at syempre yung si Amon is yung tatay niya, isang hari,
At si Alma naman, yung tatay niya, ay mataas yung katungkulan sa simbahan. Napakasakit na nakikita na sila mismo yung sumisira. Hindi sila naging halimbawa. Dahil sa panalangin ni Alma, yung tatay ni Alma, na kabatang Alma, yung tatay niya ay si Alma din. Dahil sa kanyang panalangin, ay isang araw ay napakita sa kanilang anghel at doon nagbago ang lahat. At simula doon nagbago sila, sila ni Alma, ni Amon, ni Aaron, Omner at Himnay. And sa simula noon ay nagbalik loob sila sa Panginoon at nagministeryo sila sa mga tao. Kasi naramdaman nila yung pag-asa na andun na sila sa torment pero niligtas sila ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa naramdaman nila yung mighty change sa puso nila ay hindi lang nila gustong ibahagi sa lugar nila but sa lugar din ng mga lamanig. Kaya yung last week na topic natin, yung pagbabago ng puso, ay napakaganda yun sa, in relation din sa pag-usapan natin ngayon. Na tingnan natin, no, si Lani Amon, anak sila ng hari, sa kayamanan, diba? Pero mas pinili nila yung simpleng buhay ng maglingkod. Kasi doon na nakita yung kapayapaan, yung pagmamahal. At dito matutunan natin sa buhay natin ngayon na pag natanggap natin yung ebanghelyo sa buhay natin, eh patuloy natin itong ibahagi. Kasi kailangan natin ng bawat isa. Hindi tayo nabubuhay na mag-isa lang. Kaya nagpapatuloy tayo na mag-minister sa mga brothers and sisters natin. Kasi commonly, pag sinasabi natin missionary work, ito'y tumutukoy lamang sa mga single adult o sa edad na pumunta sa mission from age 18 to 25. Pero ito'y para sa lahat. Kahit na may edad na tayo or bata pa, kailangan natin na magsagawa ng missionary work. Kasi dito natin makikita yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Imagine natin kung yung time na i-google natin sa missionary work. If nawalambas tayo every Sunday ng hapon, at during weekdays, meron pa tayong isa doon na araw na binibigay sa missionary work. Imagine natin yung preparation before ng missionary work. Magbabasa tayo, mag-prepare tayo ng lesson, and kinikip natin yung sarili natin na maging halimbawa. So nababago tayo, tinutulungan natin yung sarili natin to stay in the covenant path and in preparation. So malaki yung time na ibinibigay natin para sa gawaing misyonaryo. And doon makapakita natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon na in spite na yung time na sana na itrabaho natin o ihanap ng hanap buhay, nagtitiwala tayo sa Panginoon na siya yung mag-provide, no? Siya yung magpapakita sa atin na maging magaan yung ating pamumuhay. Na dito makikita natin na habang ginagawa natin yon, yung missionary work at sa temporal natin or sabihin natin spiritual and sa personal na buhay natin, makita natin bakit magaan lang yung pagpasok ng mga biyaya sa buhay natin. Ganun kahalaga yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi nga, no, if yung masunuring mga anak ay nakakatanggap sila ng biyaya galing sa ating Diyos. Kaya sa kwento nila ni Amon, yung pagbabago ng kanilang puso, ay naramdaman nila yung peace, naramdaman nila yung kaligayahan, at gusto nilang ipakita, at gusto nilang maramdaman din ng mga kapatid nila, tulad ng mga lamanita. And napakaganda tong pag-usapan ngayon sa linggong ito. So paano ba yung Alma 17? Paano tayo magpapatuloy at pagpapakita ng katapatan kay Kristo na tutulong sa atin na matanggap ang kanyang kapangyarihan? Sabi nga nila na pamamagitan natin yung human being, ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. No, sila ni mga disciples before, nagpapagaling sila sa ating panahon, sa ating mga tao, sa panahon natin ngayon. Magagawa di ba natin yon? Ito yung pag-aaralan natin. Sa Alma, chapter 17, verse 1 to 9, paano inihanda ng Panginoon ang pagtawag sa misyon nila ni Alma, Amon, Aaron, Omner at Himnay? Sa verse 1 to 3, ang mga anak ni Musayas at ganoon din si Alma ay nagkita muli pagkatapos ng maraming taon.
sila ay nag-alak sa kanilang muling pagkikita at ipinagpatuloy nila ang kanilang missionary work. Ihambing ko to sa aking karanasan bilang nag-mission sa tagal na panahon, back in 2006 to 2008. Before niyan, dalawa kami ng kaibigan sa branch namin. Siya matagal na siyang membro ng simbahan at ako naman ay convert. So after na binyagan ako, ako po ay umalis sa bahay namin kasi gusto kong maglingkod sa Panginoon kahit na iniwan ko yung lahat. Yung parents ko, yung nanay ko at tatay, naghiwalay sila bata pa ako. So yung tatay ko, gusto niya na maging sundalo ako. So after ng graduation, umalis ako. Kasi takot ako eh. Takot ako mapagalitan, takot ako sa mangyayari. Kasi nabasa ko sa isang scripture verse na sabi nun, if mamahalin mo yung magulang ama't ina mo, more than me, you're not worthy of me. If mahal mo yung anak mo, na babae at lalaki, more than me, you're not worthy of me. Yung sinasabi dun na, mahalin natin yung Diyos. Kahit sa mga anak ko, if they're going to serve sa mission someday, hindi ko sila pipigilan. If after nila mag-mission, they will decide to get married, basta alam ko na hindi sila mag-aas ng diaper sa akin at bigas, susuportahan ko sila. Basta alam ko na, sabi nga ng matatanda, you know, yung parang sinturon ay higpitan, alam nila paano ang ways na yun, susuportahan ko sila. Yun yung sabi na, bilang parents, mayroon akong vision sa mga anak ko, pero kung yung vision nila ay nakaalan sa Panginoon at mas sinusunod nila yung Panginoon more than me, who am I na pipigilan yon? So balik tayo. Backward tayo. So yun, after na conversion ko for 1 year, nag-serve ako ng mission. Nauna ako sa kaibigan ko. And sa nasa ako sa Quezon City. Sabi ko nga, before yung Quezon City at North and South, hindi pa magkakaiwala yan. Isa pa lang. After 6 months, yung kaibigan ko na to, nag-serve din siya. And magkaisa kaming mission. Kaya yung sa verse 1 to 3 ng Alma 17, na muli lang pagkikita ay na-aflip sila. At pinagpatuloy nila ang gawa ay misyonaryo. Ito yung nararamdaman ko. Nang nalaman ko sa sulat, kasi noon email at sulat, wala pang messenger. May cellphone kami, yung Nokia, yung parang keypad. Yun. So wala, yung communication in terms na talagang pati bahay ng loob. No? Especially ako. Pag umalis ako, nang umalis ako sa amin, I don't have communication sa parents ko. Talagang, talaga yung tuon ko is missionary work. So nakatanggap ako ng sulat sa mga ka-branch ko. And yun, nagpapa-flip sa akin. So anyways, yun, sa kaibigan ko, nang nalaman ko na na-assign siya, the same mission kami, tuwang-tuwa ako. So every time na mayroong district conference, district meeting, zone conference, mga ganun, nagkikita kami, transfer day, tuwang-tuwa kami. Tapos yung ngiti namin hanggang tenga, no? We talk about lots of things. Musta na ano nangyayari? And ang masaya pa dun, may namimit kami na ka-lugar din namin, na ka-negros. Like Bacolod or sa may Kabangkalan, di ba? O balik natin sa ano. So yun, masaya kami ng kaibigan ko pag nagkikita kami. So yun yung para sa akin, ito yung moment na nagre-report kami, return and report kami sa isa't isa. So yung feeling nina ni Alma, somehow nakaka-relate ako dito. Habang gumagawa tayo sa gawaing misyonaryo sa simbahan, pag yung batch mo makita kayo, di ba? Like, member tayo ngayon. Ako, pag pumunta ako sa area ko, no, hopefully someday, pagpalain ako ng Panginoon, makapunta din ako doon, makita ko, unang-unang hahanapin ko yung mga kakilala ko sa ward na yon na na-assign ako. At yung mga membro na na-convert sa panahon ko. Di ba? So, kumusta na sila? So, ganun din yung nangyari sila ni Alma, magkamustahan, kung the same yung spirit ninyo. Kaya dapat nating ilagay yung ating puso't isipan sa paglilingkod sa Panginoon. At sa pagpapatuloy dito sa verse 4 and 9, dito matutunan natin na ang mga anak ni Musayas ay nagpatuloy sa kanilang misyon sa mga Lamanita. Sila ay nakaranas ng maraming paghihirap, ngunit dahil sa kanilang espiritual na paghahanda, sila ay naging matatag at matagumpay sa kanilang gawain. Ang keyword dito natutunan ko is sa kanilang paghahanda sa espiritual.
pagpumunta tayo sa laban, dapat handa tayo. We equip ourselves. Kung sa spiritual naman, dapat kahit paano yung knowledge natin sa scriptures andyan, pero yung pinakamalaga yung testimony natin. Kasi kahit anong mangyari, hindi tayo matitinag. Kasi yung kaalaman natin, limbawa, marami tayong ilang years na yung nag-aral, pero walang hanggan yun eh. May bago't bagong learnings. Kung doon tayo tutuon at mahina yung testimony natin, malalayo tayo, madadala tayo, matutumba tayo. Pero pag malakas yung testimony natin, doon yung hugot natin. Alam nyo ba, pagpunta ko sa mission, second area ko, one of the member tinanong ako. Sabi niya, Elder, di ba yung Aaronic priesthood ay pwede na magbinyag? Ganon, hindi ako makasagot. Punta ako sa CR ng mga lalaki, tapos nag-pray ako, God, pwede ba? Diba? So meaning, yung kaalaman ko, kasi one year ako nagsama sa mission, hindi ako masyado nakatin ng seminary. One year akong na-convert before ako mag-mission, hindi ko naranasan na patuloy na mag-attend sa seminary and institute dahil nga most of the time nag-work ako sa mga missionaries, full-time missionaries. So yung parati namin tinuturo yung testimony ko, yun yung parati eh. Pag magsama ka sa missionary noon, you share your testimony, napapakinggan mo yung first vision, lesson 1 hanggang 3. So yung daladala ko sa mission is yung aking testimony. At doon ko nalaman sa priest, sa Aaronic priesthood yung priest, pwede sila magbinyag. So my dear brothers and sisters, maganda na meron tayong paghahanda sa spiritual. Naniniwala ako at alam ko na ito yung magiging fuel natin, ito yung magiging dugo natin para magpatuloy tayo sa mission. Kahit na mahirap, kasi sinabi dito sa verse 9 eh, sa kabila ng kanilang paghihirap, nagpatuloy sila sa gawaing misyonaryo. Hindi sila huminto. Kasi nga, yung spiritual growth nila ay pinaghandaan talaga nila. Sa Alma chapter 17, verses 10 hanggang 19, dito si Amon ay naghiwalay na yung magkakapatid sa kanya-kanya lang destinasyon, kanya-kanya nilang misyon. Si Amon ay napunta sa lupain ng Ismael. Sa verses 10 and 11, sa gitna ng kanilang paglalakbay, tumanggap sila ng kapayapaan mula sa Panginoon at tinuruan sila na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Yung paglalakbay, my dear brothers and sisters, dalawang parte yan. Naglalakbay tayo na nag-i-enjoy tayo, naging masaya tayo, o naglalakbay tayo na nagmumormor tayo, nagbubulong-bulong tayo sa ating sarili. Tulad ng ating buhay sa mundo, naglalakbay tayo dito, dalawang parte din, di ba? Either we live on earth happily, o we live on earth na naging malungkot tayo. Kaya yung mga iba, gusto nila na matapos na yung buhay dahil nahihirapan sila. Dapat maramdaman natin na kapag tayo ay nasa Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating paglalakbay. Tulad nila ni Amon at ng kanyang mga kapatid, gadno na din si Alma, ay naglakbay sila ng may kapayapaan sa kanilang puso dahil naniniwala sila at nakatanggap sila ng comfort sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay tinuruan sila na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Atin itong makikita sa ating pagbabasa sa verses 10 and 11 ng Alma chapter 17. So habang naglalakbay tayo sa mundong ibabaw, if atin itong ihambing sa ating panahon ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpakumbaba. Natanggapin ang ating mga kahinaan, tanggapin ang ating sitwasyon. Kasi mahalaga na matanggap natin yung sitwasyon natin ngayon. Kapag natanggap natin ang realidad at ang sitwasyon, ma-appreciate natin. At magtiwala tayo sa Kanya. Iba yung nagtitiwala tayo na hindi naman tayo gumagawa. Tulad nila ni Amon at ng kanyang mga kapatid na sila ni Aaron, Omner at Himnay. Ganoon din si Alma. Kung nagtitiwala siya sa Panginoon pero hindi naman sila naglalakad, wala naman mangyayari. Kung halimbawa,
pupunta tayo sa isang event. Yung weekend ay nagplano tayo ng pamilya natin na pupunta tayo sa isang event o resort para mag-enjoy. Papunta pa lang doon ay ayaw mo nang pumunta dahil hindi mo gusto. So, the very beginning, hanggang papunta doon, yung travel, nagre-reklamo ka na, yun yung pagpakumbaba sa ating sarili at pagtitiwala sa Panginoon na gumagawa tayo ng parte natin at nagtitiwala tayo that along the way, we will figure out kung ano yung mga dapat nating gawin, yung mga solusyon na darating. So, sa kanilang journey sa paglalakad hanggang papunta sa kanilang mga destinasyon, yung nangangas si Amon ay nakapunta sa lupain ng Ishmael or Ismael. Sa verses 12 hanggang 19 ay napunta si Amon sa lupain ng Ismael kung saan siya ay naging alipin ni Haring Lamunay. Ipinakita ni Amon ang kanyang kausayan at pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga kawa ng hari laban sa mga magnanakaw. So dito, inatasan si Amon, nagpakilala siya sa kanyang sarili na siya ay anak ng isang hari, Haring Musayas. So ang hari na dyan, si Haring Lamunay ay nagkaroon sila ng conversation kasi madali kay Amon na mag-converse, makipag-usap kay Haring Lamunay dahil isa sila ng mga traits and yung pag-uugali, lifestyle. Si Haring Lamunay, isang hari, anak si Amon ng isang hari. So alam niya yung mga ways, no, at pamamaraan. So nag-usap sila, ay namangha si Haring Lamunay, instead na mag-act si Amon as a prince, sabi ni Amon sa kanya na magsilbi siya ng katapatan sa hari. At dito sa verses 12 and 19, namangha pa si Haring Lamunay kasi habang naglilingkod si Amon sa kanya, ay nagbantay siya ng mga tupa at doon yung mga magnanakaw ay dumating para nakawin yung mga tupa. Instead na tumakbo si Amon tulad ng mga alipin ni Haring Lamunay, ay lumaban siya sa mga magnanakaw at naputol yung mga kamay. Kung inyong masusubaybayan ang verses 12 and 19. Pag atin itong iambing sa sitwasyon natin ngayon, sa calling na meron tayo, ng ating paglilingkod, na may dalawang klaseng paglilingkod. Yung paglilingkod na gusto natin, nasa puso natin, o yung paglilingkod dahil napilitan lang tayo. Dahil na mararamdaman yan ng mga taong binibisitaan natin, na we care about them, we prayed about them, yung mga taong na-assign sa atin na i-minister natin. Diba? Halimbawa, nararamdaman ng mga taong binibisitaan natin regular basis na atin silang binibisitahan. Mararamdaman nila if concerned tayo, if meron tayong pagmamahal sa kanila, gusto natin na kabalik sila sa simbahan. And mararamdaman din nila kung yung ating intention ay just for numbers. Ay, na time na naman pagbisita nila, kaya nagbibisita sila. Kasi iba yung you're doing it because of love. Kasi every time magkikamusta ka sa kanila, you've been part of their family, diba? Kung anong mga kulang nila, andyan ka para mag-serve sa kanila. You're there most of the times, no? Kinakamusta yung sitwasyon nila, you mourn sa mga problema nila, naging masaya ka sa panahon na may achievement sila sa buhay. Yun yung tamang pag-minister ng ating mga kapatid. Iba yung pagpunta natin doon sa bahay, we knock on their doors and namustahan, tapos we shared about the gospel and we go and wala na, no? And balik na naman tayo after a year, after 6 months, dahil part ng ating ministering para sa numbers. So the difference between two is napakalaki. Tulad ni Amon, hindi lang siya pumunta sa mga Lamanita and after a week uwi siya. Kasi sabi niya sa kanyang sarili na I've done my part, nagawa ko na yung trabaho ko, I'm good. Iba yung buong puso kang gumagawa.
Kasi kahit na hindi nare-recognize ng ibang tao yung ginagawa mo, patuloy mo itong ginagawa dahil mahal mo. Meron kang devotion doon. Kahit na hindi mo na kailangan magreklamo kay Bishop dahil walang nag-work sa'yo, nakasama. No? For ilang years, dalawa lang kayo ng anak mo o ng companion mo nag-work, walang iba nag-work sa branch, hindi ka nagre-reklamo. Hindi ka nagsasabi na nagpo-pointing fingers na kayo, bakit hindi kayo nag-work tulad namin. Hindi mo kailangan mag-post sa social media. Hindi mo kailangan magpa-alam mga ginagawa mo dahil mahal mo yung ginagawa mo. Yung binibisitaan mo ay naging part na ng buhay mo. Para sa akin, ito yung ginagawa na ni Amon at ng mga kapatid niya at ganoon din si Alma sa kabilang dako. Na kung saan ito yung totoong serbisyo sa Panginoon na patuloy dahil mahal mo yung ginagawa mo. And saludo ako sa mga individual na kung saan 10 taon na naglilingkod. I remember one sister, nag-work siya sa amin. Yung anak niya hindi pa member ng simbahan. Nakatira siya sa anak niya na babae. Matanda na si sister. Parati siya nag-work sa amin. And one time tinanong ko siya kung bakit. And sabi niya, ito na yung naging buhay. Ito na yung buhay niya. Si sister naging convert sa simbahan. And the reason why, because of isa sa mga sinabi niya sa akin, because the church is true and because of the authority that God given ng sa simbahan. Sabi niya sa akin, elder, kung ito usapan namin ni sister, nanay, ng masinsinan habang naglalakad kami. After nakauwi ako ng mission, after ilang years, doon bumalik sa akin ang quote ni nanay na sinabi niya na dahil totoo yung simbahan, kaya andito pa rin ako. I will miss that sister kasi pag mag-work siya sa amin, nag-work siya ng devotion eh. Hindi siya nag-work dahil gusto niya ng appreciation. Hindi siya nag-work dahil napilitan siya. Nag-work siya dahil mahal niya yung Panginoon. Anong sinanay eh, dapat pag mag-work kami sa kanya, kailangan na mayroon talagang schedule. Merong schedule na kung saan ito yung work namin. Tatanungin niya kami, elder, saan tayo pupunta ngayon? Sabi namin, nay, ito, sister, kasi sister yung tawag namin. Sister, ito yung work natin ngayong hapon na to. Apat na appointment. Ibig sabihin ng appointment, apat na pamilya o individual ang pupuntahan namin. Sige. So, sama na siya sa amin. Imagine that age na 60s, basta matanda na si nanay eh. Yung paglalakad niya, mabilis siyang maglakad. Yung parang wala siyang sinasayang na oras. At ayaw niya yung nag-stay kami sa bahay, doing nothing. Alam niyo yung nagre-relax lang. Gusto niya talaga trabaho. No? Nakalimutan ko yung pangalan ni nanay, but yung kanyang mukha habang nagsasalita ako ngayon, talagang tanda-tanda ako pa. At yung anak niya na babae at yung bahay nila, oy, naalala ko na sa Novaliches, yung first area ko. Yun, sana sa tama. Kasama ko si Elder Mariano, ayun, follow-up trainer ko. So, first area ko, and yun yung sabi niya sa akin. So yun, my dear brothers and sisters, no? Tulad ng ni Amon, kung paano siya nag-serve sa Panginoon ng buong puso niya, naway tayo din na kung maglingkod, talagang paglilingkod. Kung napilitan tayo, kailangan tayong manalangin at mag-pray. Kailangan tayong mag-ask ng counsel ni Heavenly Father at ng ating Bishop. Kasi minsan tinatanggap natin yung calling para na nahiya tayo sa Diyos. Pero after nun, nawawala na tayo. Ako, hindi ako exempted dito. No? Hindi tayo exempted. Habang nagsasalita ako sa inyo po, ay nagsasalita din po ako sa aking sarili. Punta na po tayo sa Alma chapter 18. Ito si chapter 18 ay ito yung karanasan ni Amon at ni Haring Lamonay. Sa verse 1 to 4, nalaman ni Haring Lamonay ang ginawa ni Amon at siya ay humanga. Diba? Kung sino ba yung hindi hahanga sa kung saan si Amon ay naglingkod ng totoo. Diba? Kung paano si Amon naging totoo sa kanyang calling. Sa isang branch or unit, ward, maganda sa feeling ng isang bishop pag nalaman niya yung mga youth nagtatrabaho.
na obedient sa Panginoon in spite na hindi sila sinasabihan. Parang initiative na kailangan tayong magtrabaho sa Panginoon. Kailangan natin gawin to para sa Kanya. Yun yung maganda eh, kung paano tayong mag-serve sa ating Panginoon. Si Haring Lamonay, tuwang-tuwa siya. At tumanga siya. Kasi hindi naman kailangan niya lumaban. Kasi anak siya ng hari. Kung sa ano pa, prinsipe siya. Pero nag-act siya according sa trabaho niya bilang tagabantay ng mga tupa, bilang tagapaglingkod ng hari at bilang alipin. Iambing natin ito sa ating Ama sa Langit, kung paano siya natuwa sa atin. Of course, matutuwa siya sa ating mga achievements, sa ating pag-aaral. Pero alam niyo ba na spiritually speaking, sa mga anak natin, para sa akin, kahit na average lang siya or hindi ganun ka first, say, di ba sa school we want our kids na first honor, yung parang top one, di ba? Para sa akin, maka-attend lang siya parati ng institute, ng seminary, high school seminary. Na hindi siya mag-skip ng seminary, di ba? Yung seminary nila every morning. Hindi siya mag-skip ng seminary every morning. Spiritually inclined siya. Kahit na hindi siya top sa kanilang school. No, kasi alam ko, karamihan at mostly ng mga kabataan na umaattend ng seminary ay ano na yun, give-in na yun. Or sa ano pa, giveaways na lang yung sa school eh. Academic eh. Talagang excel sa academic, di ba? The point that I'm going to share is that kahit wala na yung giveaways, basta makita ko lang yung anak ko spiritually na mataas. After ng senior high school, pag sinabi ng anak ko sa akin, "Tay, naghahanda na po ako na mag-serve ng mission. Tay, mayroon na po ako ditong yung bang before ka mag-mission sa time namin, may ano yun eh, may contribution. Yung 2-4 sa aming time, ha? 2,400. May alkansya na siya o may ipo na siya. Parang as a father, tutuwa ako kasi alam ko yung future niya. Parang magi-glimpse ko yung future niya na maliwanag. Pero pag yung anak ko, halimbawa, "Ay, ayoko mag-attend ng seminary kasi meron kaming sa school na ano, importante. Kasi pag hindi ako umattend, baka mapagsak ako or mawala ako sa list ng mga with honors or with high honors." Pag ano na yung mangyayari, parang iba na yun eh. Pag sabi ng anak ko, "Tay, nag-enroll na po ako sa college doon, nakapasara ko ng exam sa prestigious na school, no? So after dito, aalis na po ako and mag-aaral po ako doon sa Manila, halimbawa lang, ano, or sa ibang lugar." And wala siya nang mention about mission. Parang, di ba? Spiritually speaking, alam niyo yung sinasabi ko. No? Nakakalungkot pag ganun. Kasi alam ko, yung ginagawa ko po ngayon, pag yung mind ng isang parent, spiritually inclined sila, makaka-relate po kayo sa mga sinasabi ko po ngayon bilang ama ng tahanan. Kasi with God, all things are possible. Sabi nga niya, "Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things." Lahat ng bagay na to will be given unto you. Ibibigay sa'yo. Yun natuwa yung ating Ama sa Langit pag ganun tayo. Natuwa si Haring Limnay nga, si Haring Lamonay na isang human being, isang tao, ay natuwa kay Amon dahil sa pagpapakumbaba ni Amon at pag-submit niya sa kanyang sarili na nag-serve siya bilang alipin. Humanga si Haring Lamonay. Ang tanong dito, paano kaya hahanga yung ating Ama sa Langit sa atin? Alam ko sa buong puso ko, if you do the things spiritually, hahanga yung Panginoon. Kasi ilang taon tayo mag-stay sa mundo. In our generation ngayon, generation X, di ba? Generation Z, ilang years na lang yung mag-stay sa atin? Maximum of 50 years, maximum of 60, 70 siguro, tuwang-tuwa na tayo nun. But habang tumatagal yung panahon, either bumababa yung percentage ng lifespan ng tao, di ba? So, yung point ko po dito, my dear brothers and sisters, is that sooner or later, yung sa liit na panahon na yon, pagdating sa langit, what kind of certificates and achievements that we want God to listen while we are sharing that to Him? Ano ba yung mga achievement na gusto nating ikwento sa Kanya?
para matuwa siya at tumanga sa atin. Dahil sa mga paghanga ni Haring Lamonite, sa nakita niya na hindi nga ginagawa ng servant ko ng mga Lamanites, asing na kalahi ko, bakit mo ginawa yan? Sabi niya sa verses 5 and 10, nagtanong si Lamoni kay Amon tukol sa kanyang layunin at pananampalataya kasi na-curious siya eh. At doon nagbahagi si Amon ng kanyang experience, ang kanyang pananampalataya. Doon niya binahagi yung kanyang life-changing experience, yung sinasabi mo na a mighty change of heart. Yung kanyang paniniwala sa Panginoon, yung belief niya, yung simbahan, binahagi niya kay King Lamonite. So therefore mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa ng missionary work, sinasabihan tayo na maglingkod tayo kasi through our actions, mako-convince yung ibang tao, hahanga sila. Bakit si brother, hindi siya umiinom, wala siyang bisyo, tahimik lang siya. Most of the times, andun siya sa pamilya niya. Hindi siya yung tulad natin na lumalabas, gala dito, gala doon, reklamo. Pero si brother, andyan sa pamilya niya. Hindi naman sila perfecto. Minsan napapakinggan ko, nag-aaway din sila. Pero hanga ako, di ba? So therefore, nagkakaroon ng glimpse yung ibang tao sa pamilya natin or either individual na like sa trabaho, nakikita nila iba tayo. Hindi lamang napakitang tao, but in reality, yun tayo. At doon magtatanong na sila, brother, patanong ko lang, ano ba yung mga paniniwala mo? And then we shared about, oh, member ako ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ah, yung Mormons? Oh, before. Yun ang tawag sa amin. Pero matanong mo, brother, bakit kami tinatawag na Mormons? And then the conversation will start, and then mapapakinggan tayo. Kaya napakahalaga yung paglilingkod natin. Nang totoo, hindi yung paglilingkod dahil napilitan, hindi yung paglilingkod dahil gusto na natin ma-praise tayo ng social media, no? Tulad ni Amon. Kung paano naging halimbawa si Amon. At sa ating pagbibisita sa mga less active members at mga inactive members, huwag naman natin iparamdam sa kanila na inactive sila. Pag magbisita tayo na parang tagal na nilang active ng simbahan. Mas ramdam ko yun. Paramdam natin sa kanila na yung mga kwentuhan na walang gap nung time na umalis sa simbahan at nang bumalik sila at nang nagbisita tayo, parang walang gap. Parang nagsimba lang sila kahapon. What talking about, kumusta brother? Kumusta? Kailan kayo na maging member? Diba? Parealize natin sa kanila na yung covenant nila. Kumusta yung baptism before? Talaga? Anong year kayo nabinyagan? Sinong nagbinyag sa inyo? Diba? Nag-work din po ba kayo sa missionaries? Diba? So yun, marirecall yung memories. Nardan pagpunta natin doon, brother o sister, bumisita kami dito kasi tagal na kayong dinagsisimba. Parang doon pa lang, no? Pinaparamdam natin sa kanila na inactive sila. Tapos mag-share tayo. Napakahalaga po ng pagsisimba tuwing Linggo. Tingnan nyo po dito, dapat bawal tayong magbenta ng mga mga word of wisdom. Kasi yung pamilya na bisinitaan natin ay nagtitinda sila ng mga word of wisdom. Kasi matagal na silang inactive eh. Yun yung imbokada natin sa kanila. Of course, we need to be bold. Pero paano tayo maging bold kung hindi natin pinaparandam sa kanila yung pagmamahal? Yung mga anak ko, bold ako sa kanila. Kasi every night, every time I hug them, every time I told them how I love them, kaya bold ako sa pamilya ko. Kasi alam nila na mahal ko sila eh. At ginagawa ko yun para sa kanila. Pinapagalitan ko sila, i-discipline them. May panahon na kaibigan ako nila, may panahon na tatay talaga ako. May panahon na tagapayo ako. May panahon na spiritual leader ako. Kasi mahal ko sila. Pero kung hindi natin pinaramdam sa tao o sa mga taong binibisitaan natin ang pagmamahal at bigla na lang tayong maging bold sa kanila, at sino tayo para sa kanila? Kaya maganda yung experience dito ni Amon kay Lamonai. Doon nagbahagi si Amon. Eh, no? Sa verse 11 and 20, makikita natin dito, ipinaliwanag ni Amon ang kanyang misyon at ibinahagi ang ebanghelyo kay Haring Lamonai. Ano ba yung ebanghelyo ni Jesus Christ? Ito yung true Christ, pamamagitan ni Hesus Kristo, maliligtas tayo. Habang naramdaman ni Haring Lamonai yon, binahagi ni Amon, dahil naramdaman ni Haring Lamonai
yung nagsimula si Amon na magkwento sa siguro sa creation and panahon ni Abraham, ni Noah hanggang sa Israel sila, paano sila niligtas ng Panginoon palabas ng Israel, promised land, yung mga ninuno nila, sila ni Nephi, paano nagkawatak yung pamilya, paano sila tinawag ng Lamanites, paano si Amon tinawag ng mga Nephites. Nang nag-grasp ni Haring Lamon na yun, namangha siya. Dinibinahagi niya yung repentance. Na dahil alam na ni Lamonay, Haring Lamonay, yung kahalagahan na sa pamamagitan ni Jesucristo ay maliligtas. Nagsisi, no? Tinuro ni Amon yung pagsisisi. At sa pagsisisi, kailangan na mabinyagan tayo sa tubig at sa espiritu. Yun yung pagtanggap ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa taong may authority at sa ibang ordinansya at kautusan. Doon na mangha si Haring Lamonay sa verses 11 and 20 sa mga binahagi ni Amon sa kanya. Sa pagpapatuloy sa verses 21 and 43, si Haring Lamonay at ang kanyang buong sambahayan ay nabinyagan at naging mga mananampalataya. My dear brothers and sisters, as you read yung Alma 18, yung buong Alma 18, ito yung conversion ni Haring Lamonay at ng kanyang pamilya. Ito yung pagpapakita ni Amon ng kanyang halimbawa. So sa huling binasa ko na verses 21 and 43, yung summarize dito, no, na ibinahagi ko sa inyo, na pag yung tao, kanya-kanya tayong prinsipyo eh. Kaya kailangan na mayroong respeto sa bawat isa. Halimbawa, may isang other faith na pupunta sa akin at magbabahagi sa akin ng kanilang faith. In conclusion, palagay nyo kaya madadala ako sa kanila. Kaya minsan napuprustrate tayo na bakit ang hirap makonvince ng iba. Kasi ganun din tayo sa kanila eh. Ganun din yung question nila sa kanilang sarili. Bakit ang hirap i-convince tayo sa kanila? Kaya dito, sabi nga ng Panginoon, may mga bunga na handa na. It's easy to harvest. Meron pang hindi pa. Kaya hanapin natin yung mga individual na handa na. No? Sa isang area nang na-assign ako, may tinatawag yun eh, yung pag-preparation, pagtatanim, at harvest. Yung pagpunta ng unang missionary companion doon sa area, nag-open area sila. Ibig sabihin ng open area, wala pang missionary doon before or matagal nang walang missionary at binuksan uli. So sa pag-work nila, ay may na-meet silang mga individual, tinanggihan sila kasi bago lang eh. As long as time goes by, nag-transfer yung missionary, 3 buwan. Na-prostrate sila kasi they share the gospel pero walang nakinig. Yung next batch ng missionary, pagpasok nila, nagturo sila, medyo receptive na yung mga investigators, yung mga friend na hindi pa members, mga kakilala nila at nakilala nila. At sabi nila, sana yun si Elder ganito. Sabi ng bago missionary, ay nalipat na po. Yan nagturo. They build the relationship of trust. Nag-serve sila. Pero during that time, nagkaroon ng baptism date. Nag-transfer yung dalawang missionary. Panibagong missionary na naman. Pagdating ng bagong missionary, merong 10 individual na merong baptism date. And after nun, nabinyagan yung 10 individual at naging member sila ng simbahan. So what's next? Nagmayabang yung dalawang missionary. Yes, at panahon namin. Grabe, 10 yung nabinyagan. Sunod-sunod yun. Legend yung dalawang missionary yung huli. But in reality, ni-rip ng hinarbis ng nila yung pinaghirapan ng unang missionary doon. Therefore, my dear brothers and sisters, na yung palagay natin yung panahon na parang wala lang, parang mahirap, ma-appreciate natin. Kasi pag hindi nakikita ng ibang tao, nakikita ng Diyos natin. Kayo yung nagiging malaking part, yung mga pioneering stage sa trabaho ng Panginoon. Kasi yung basihan dito, hindi lang naman numbers eh. Ang basihan dito, kung naging totoo tayo at naging tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Diba? Kasi yun yung ano ni Amon eh. At mga kapatid niya at sila ni Alma. Hindi yung ano yung makikita ng tao, but truly the work. Yun yung mahalaga eh. Na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng puso. Yun yung pananampalataya. Yung pagiging tapat, ito yung nagtatrabaho tayo. Kahit na yung work mahirap,
Kahit na hindi prosperous yung isang branch, nag-struggle yung isang ward, konti lang, after na ma-release yung bishop, the next branch, the next bishop na sumunod, dumami yung mga members kasi nag-plant yung unang bishop. Yun yung mahalaga na trabaho na gusto ng Panginoon na makita natin. We work with truthfulness, faithfulness, at the desire to serve our Lord Jesus Christ. Isa sa mga topic na ating pag-aralan din ngayon ay yung kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba, matutulungan natin silang tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. So paano ba tayo magpakita ng ating pagmamahal sa ibang tao para matanggap nila yung blessing din at maramdaman nila yung pagmamahal ng ating Panginoon? Sa Alma chapter 18 verses 8 and 10, diyan pinakita ni Amon yung kanyang paglilingkod sa kayharing Lamoni na walang kapalit. And dahil sa tapat na paglilingkod ni Amon, sinabi ni Haring Lamoni sa kanya na higit na mabuti siya sa maraming tao na nakilala ni King Lamoni. Kasi minsan yung mga tao naglilingkod lang kung may mga personal na pangangailangan sa isang tao. Kung may pangangailangan sila or mayroon silang pabor na hinihingi, yun mabuti. Pero kung sa ano pa, minsanan na lang tayo makakita na mga individual na naglilingkod na walang halong kapalit. Ayun po yung tinuturo sa ating simbahan. Pangangailangan ng ating mga kapatid na may sa kahirapan, and sa ating mga kapwa-tao, sa ating neighbor, kapitbahay natin. Na alam niyo yung magkaibigan kayo, not only sa time dahil maraming blessing or nakakaangat yung ibang tao, pero iba kasi yung naglilingkod tayo dahil tapat tayo sa paglilingkod at gusto natin gawin yon. Yun yung mga katangian ni Amon na pinakita niya kay Haring Lamoni, yung tapat na paglilingkod. Dito, isa din ay yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa kapwa. Yung pagmamahal na kung saan, sabi nga ng Panginoon na ng panahon na wala akong damit, gutom ako, uhaw ako, ay pinainom ninyo ako, pinakain at binihisan. Yung mga taong hindi natin kakilala, yung mga taong dito kasi mapakita natin yung tunay na pagmamahal pag tayo naglilingkod. In terms sa may mga calamity, yung last time nung nagkalamity dito sa amin sa Negros, yung pumutok yung bulkan, yung simbahan sa malapit sa mga area na nasalanta ay binuksan para sa mga miyembro at hindi miyembro ng simbahan. And nakatanggap sila ng tulong galing sa simbahan. At yung sinasabi ko kasi, alam niyo yung feeling na kahit na hindi ka miyembro or ibang panika ng simbahan, itao pa rin yan at kailangan nating tanggapin. Kailangan nating magkaroon ng alam yung pagmamahal, konsiderasyon sa biging tao din. Kaya buksan natin yung ating simbahan. Kaya minsan nakakalungkot pag narinig ko yung salitang kami na yung maliligtas, para lang sa amin to. Maganda na if tayo concerned sa kapwa natin, itulungan natin, ipadama natin yung pagmamahal rather than yung takot. Kasi iba yung takot, iba rin yung pagmamahal. When ako ay nasa high school, isa sa kaibigan ko nga, yung pinadama niya sa amin, ng kapwa kami ng kaibigan, yung takot. Yung salitang darating niyong Diyos, pag hindi kayo magpabinyag, puputulan kayo ng ulo, no? Itatapon kayo sa apoy, at hindi kayo maliligtas. Pati yung pamilya ninyo, mamamatay. Alam niyo yun? Karumaldumal yung mangyayari sa kanya. Ini-explain niya palang matatakot ka na. Kasi ginamit yung salitaan Diyos at sinabi niya yung takot. Instead na yung pagmamahal. So ano yung mindset ng isang bata or wala pa masyadong alam na may tiwala sa Panginoon? Siyempre yung, dahil sa tiwala yung sa Panginoon, natatakot siya. At dahil dun, papabinyag siya. Yun yung mga ways ba para na mababinyag o sumali yung isang tao ay tinatakot. Napakaganda if malaman nila yung katotohanan, yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi yung takot andiyan na yan eh. Nangyari ngayon sa mga
ibang nasyon, 'di ba? Makita ninyo yung ano, yung wars or yung digmaan. Para sa akin lang, wala namang panalo dun eh. Kasi pag may mga taong nasasaktan, taong namamatay, walang panalo dun. Yung pamilya, mawawala ng ama, mawawala ng ina, mawawala ng anak. Yung anak mo, halos na hindi mo gusto masaktan, nasasaktan ka pag nakikita mong may galos, how much more pag nakikita mong wasak yung katawan, natamaan. And masasabi na lang na caution ng war, accident, casualties. Kaya sinasabi ko, walang panalo sa digmaan, kundi sa pagmamahal, panalo lahat. And if, sabi ko nga, if makuha lang sa peace talk, pag-usapan ng mabuti, pag yung layunin naman is mabuti, di ba? Nagkakaroon na lang ng alitan dahil na maganda yung intensyon ng bawat isa at hindi na nagkakasundo. So yun yung pagmamahal na dapat yung ipakita. Kasi kung tingnan natin, marami tayong dapat na ayusin sa mundo. Yung masaya ba natin yung poverty, pag-ugali, family, values, marami pa, kalikasan na dapat nating bigyan ng pansin. Imagine natin yung bilyong-bilyon na pera na ginagastos sa digmaan. Pero yung mga tao na nagugutom, walang bahay, bakit hindi nabibigyan agad? Pero pagdating sa digmaan, lumalabas yung mga pera. Diba? E ganun yung nangyayari ngayon eh. At it is written. Kaya yung mga mananampalataya kay Kristo sa ating Diyos ay kailangan na tumuon pa rin tayo sa pagmamahal. Kung ano yung maririnig natin sa radyo, social media, sa TV, huwag nating masyadong bigyan ng masabi ko bang doon talaga lahat ibigay natin. Naapektuhan tayo, natatakot na tayo, naging negatibo na tayo, pati yung pagtrato natin sa ibang tao negatibo na rin. So tumuon pa rin tayo. Sabi nga ng Panginoon, tumuon pa rin kayo sa akin. Para andun pa rin yung puso natin na hindi siya malagyan ng galit. Isa sa mga bagay dito is yung pagtuturo ng mga prinsipyo ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Amon no, sa Alma chapter 18 verse 24. Naniniwala ka ba na may dakilang espiritu at tinuro niya yung banal na espiritu kasi ito yung magiging comfort natin sa panahon na uncertain or hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. And may mga panahon na hindi na atin alam kung anong mangyayari bukas pero ngayon naghihirap na tayo. Kayong banal na espiritu, siya yung magiging comfort natin. Siya yung magiging gabay natin, magbibigay sa atin ng kasiguraduhan sa mga desisyon na gagawin natin. Alam niyo po, yung bawat desisyon na gagawin natin is mahalaga. No, hindi natin makokontrol yung mangyayari sa bansa natin, sa komunidad natin, pero somehow, pwede natin makontrol yung mangyayari sa pamilya natin. Especially if kayong ina, ikayong ama, ikayong tumatayong ama at ina sa pamilya mo. Pwede mong kontrolon yung mangyayari sa pamilya mo. Diba? Pwede mong ligay sila sa safety. Ano mo yung magiging decision mo, yung pamilya mo sumusuporta sa'yo. Yun yung mga bagay na pwede natin makontrol ngayon. Yung sarili mo, pwede mo makontrol. Pwede natin kontrolin yung sarili natin sa paggawa ng kabutihan. Kaya napakahalaga, my dear brothers and sisters, ng banal na espiritu sa buhay natin. Especially sa mga panahon na to. So pag ating ituturo yun sa mga kapatid natin, yung kalagahan ng banal na espiritu, na siya yung magiging magbibigay sa atin ng katapatan, testimony, assurance. Kasi kahit na anong turo ko sa mission, ginagawa natin to. Kahit na anong turo natin sa isang tao, kung hindi mamagitan yung banal na espiritu, hindi makoconfirm sa kanya yung bawat sinasabi natin ay totoo. Kasi pag yung tao, inihanda talaga ng banal na espiritu, pagdating nyo pa lang, kunting turo nyo pa lang, nararamdaman niya na na totoo yung sinasabi ninyo. Kaya napakahalaga yung essence ng banal na espiritu. Kaya parating nating sinasabi no, sa mga kapatid natin na ipagdasal nila at i-confirm if totoo ba yung mga binsahin binabahagi natin sa kanila. At hindi mawawala yung pagpakumbaba at ang pasasalamat. So parati tayong magpakumbaba sa kapwa natin. Kasi sabi ko nga ngayon, dahil sa nangyayaring alitan, nangyayaring mga gulo sa palibot natin, nawawala na yung pusong magpakumbaba.
kunting away lang, kunting di pagkakaintindihan, away agad. No? Kuha agad ng mga nakakamatay na bagay. Makita natin, patayan. No? Eye for an eye. Tooth for a tooth. Or ano ba yung tawag doon? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Minsan niya ito iniisip niyong mga inosente na dadamay, pamilya natin. Dadaan, di ba? Kunting ano lang, yung last time, nag-drive kami ng crossing, no? Kasama ko yung pamilya ko, yung apat na anak ko. Kasama ko yung wife ko at yung apat na anak ko. Anong kami sa crossing, nakita ng wife ko, yung takbo namin, mabagal lang talaga, hindi nga umabot sa 20, andun lang sa 20, kasi crossing, bababa pa sa 20, yung naglalakad ka lang, kasi tinitingnan ko yung kaliwa at kanan. May isa naman, dire-diretso siya, nakamotor. Tapos nakapolo siya. Saturday yata. Nakapolo siya. Nakasakay siya ng single na motor. Dire-diretso yung lakad niya, dire-diretso yung takbo niya. So, nang pa-cross na kami, nakauna kami sa kanya, dire-diretso. Tapos, yung tingin niya sa amin, kasi ano siya, medyo nagpreno siya. Nagpreno din ako, pero yung takbo ko is 20 lang. Kaya madali lang ang pagpreno. Into agad. Tapos siya naman, tuloy-tuloy siya pag preno niya, medyo kumiwang-gwewang yung single na motor niya, konti, takbo na naman. Yung tingin niya sa amin, alam niya yung papatayin kami. Even though alam niya na crossing yon dapat yung takbo niya ay mabaga lang. So, sabi ko sa wife ko, huwag nating patulan. Dandaan kami yung dumiretso. At sabi ko, pag mumaba pa ako dyan, the only thing that I would say is sorry. Na ganun lang, if he insists, sabihin ko sorry pa rin, ipaliwanag ko sa kanya. Kasi pag yung tao galit, minsan yung sinasabi niya is yung punto lang niya. Marami ang beses dyan sa daan, marami na akong na-discovery or na-experience na dapat mahinahon lang. At if maiwasan natin to say sorry, sorry na lang. Kasi sabi ko nga, pag yung tao galit, wala na yung prinsipyo. Yung sa kanya lang is ma-point niya na tama siya, kahit na mali. Pag may pamilya ka, at idaan mo yun sa galit at nagkasuntukan kayo or nakakuha siya ng patalim at you're not prepared kasi gusto mo i-defend yung family mo lang at nasaksa ka at namatay and natauhan yung tao na yun, either makulong siya o tumakbo siya sa krimen na gagawin niya. But the sad things na gagawin niya is to say sorry dahil hindi niya alam na mangyayari yun. Kaya para sa akin yung pagpakumbaba, hindi siya weakness. Isipin natin yung pamilya natin. Isipin natin yung future natin. Kaya sabi ko sa mga ganong bagay, magpakumbaba lang talaga. Magpasalamat tayo, ganun din. Sa mga taong konting bagay lang ba? Kasi mahalaga yun eh. Oy, salamat ah. Yan, parang ganun. Salamat sa pagdala. Salamat sa suporta. Salamat sa pagbibigay ng advice. Parati natin magbigay ng pasasalamat. Yung ating labi ay parating nagsasabi ng pasasalamat sa Panginoon. Mas gusto ko yung mapakinggan yung panalangin na nagpapasalamat, na sobrang laming pasasalamat at konti lang yung hinihingi. Kasi yung tao na yun na-appreciate niya yung kahit na konting bagay na naibibigay sa kanya. Ano ba yung pagiging mabait at pagtanggap? Alam niyo yung kabaitan, nagbibigay yun ng liwanag sa mundo. Sino ba gustong maging kaibigan yung masungit na tao or parati na lang problemado, parati na nagsasabi ng mga negatives na negatibong bagay? Kung nakikita kayo, puro negative yung nagsasabi niya. Para sa akin, ayokong sumama sa tao na yun kasi personally, I have my own problems tapos dagdagan pa. Kasi pag bawat nakikita natin problema, may malaking epekto yun sa atin at ganoon din sa tao na kinakausap natin. No yun eh, parang virus yun na sinispread natin na full charge ka pag nakausap mo yung tao na yun, pag alis mo, feeling mo pagod na pagod ka dahil yung utak mo puro negative na. Ang masama dun, pag naging habit na siya at naging kultura na ng tao. Kaya maganda na ang kabaitan, mahalaga yun. Ito yung magsiserve na magandang espiritu, no? Yung light na pinapasa natin. Alam nyo ba, isa sa mga reason bakit ako na-convert sa simbahan is yung na-meet ko yung naunang member sa akin. Siya yung back in the day, siya yung masabi ko na apple ng simbahan. Yung parati siyang sinasabi na, uy, si brother ganyan, napakabait na bata. Yung pangalan niya is yung ayun ang pangalan talaga niya, si Dimple, back in 2004.
napakabait yung simbahan. The only thing na makikita nyo sa kanya is yung smile niya parate. Smile lang siya ng smile. Tapos mahilig siya maglinis sa simbahan. Walang ayun, walang, yung tawag dun? Walang ano yun, kapalit. No, linis lang siya. Tapos tatanungin mo sa kanya, uy, tama na yan. Sabi niya, okay lang, okay lang. Linis lang siya ng linis. Na hindi kailangan pakitang tao or what, yun yung talagang ano niya. Kahit sa bahay nila, nakikita ko. Eh, isa pa sa paugali niya is wala kang negative na mapapansin sa kanya. Tapos yung the way siya magsalita, napaka mahinahon. Alam niyo yung hindi tumataas yung boses. Parang sasabihin niya lang na, kumusta ka? Yung mga ganong salita. Kumusta yung buhay? Uy, salamat, nandito ka sa simbahan. Yung parang napaka smooth ng kanyang boss. Kaya siya yung naging apple of the eye ng buong district. Pag sinabi yung pangalan niya, Dimple, talagang hinahangaan siya ng mga tao. At hindi mawawala yun. Ako isang saksi. Diba? Yung kabaitan, nagra-radiate siya sa bawat isa. Yung bawat taong namimit niya, sinishake hands niya. Yung kahit na hindi kayo magkasimba, isa kayong, hindi kayo isang rehiyon, kasi in that time, investigator ako eh. Pero feeling ko, yung trato niya sa akin ay isang membro ng simbahan. Hindi siya nagsasabi ng negative sa kapwa niya ibang simbahan. Limbawa, magsishare siya ng something sa'yo and then sisiraan niya yung ibang simbahan para maniwala ka. Hindi. Binabahagi niya yung pagmamahal ng Panginoon. Gusto ko yung mga kaibigan na ganun. Yung bang pagdating mo, lowbat ka, no? Pagod ka. Nag-usap kayo ng kaibigan mo na yan, pag alis mo, tuwang-tuwa ka na. You feel good about yourself, you know, and recharge ka na naman. At sabi ko nga, maganda, pag magkikita tayo mga brothers and sisters, iambing natin back in the day sa panahon ng panahon. Na kung saan most na pinag-uusapan nila is about church, is about spiritual things. Maganda po yun na maging ano natin, yung magiging ugali natin. Isa din yung pagiging matiisin at maalahanin. Diba? Yung pagsasabi natin ng pagmamahal, especially sa partner natin, sa asawa natin. Yung pagiging matiisin. Kasi sa first na kahit nga boyfriend, girlfriend, diba? Hindi pa natin nakikita lubusan yung ugali ng isang tao. Kami ng wife ko, we've been married since 2011. 13 years na kaming married ng wife ko. Before niyan, yung girlfriend, boyfriend pa na estado. Napakaganda yung maging matiisin tayo. Diba? Yung parang hindi natin gagawing excuse parati na kunding away. Yung salitang hiwalay, iwasan po natin yun. Kasi pag ganun yung pag yung ugali natin na pag nag-aaway, kunting away lang, una biro lang eh, hiwalay na tayo. Pero kinalaunan, hindi na siya naging biro, naging habit na siya at talagang it will come na seryoso na yung mangyayari. Mas maganda na maging matiisin tayo kasi lahat tayo may pagkakamali. Yun bang need to understand each other? Diba? Even yung magkakapatid nag-aaway na since pagkabata ay makakilala sila. At isama natin din yung pagiging maalahanin natin sa tao. Especially sa mga kasama natin sa simbahan, may mga struggle sila. Iba kasi yung, ano eh, yung feeling na may mga members na hindi lang pagpunta sa yung numbers lang. Yung magpagkita nyo next, naalala niya pa rin yung concern mo. Uy, kumusta na? Kumusta na yung paghahanap mo ng trabaho, nakahanap ka na ba? Pag ganun yung naririnig mo, ibig sabihin, naaalala ng tao na yon yung mga pangangailangan mo. Hindi nakakalimutan. Yung bang babait siya ngayon, okay lang kung makakalimutin yung tao, di ba? Tulad ng mga pangako ng pangako, hindi naman natutupad, di ba? Mas maganda yung maalahanin tayo in truthfulness. Especially pag tayo-tayo lang naman sa simbahan, no? Pag totoong concern tayo, kumusta na? Kumusta na yung trangkaso mo? Okay ka na? Di ba? Pag narinig natin yun, nakakaramdam tayo ng sinseridad, no? Somehow, sa salita pa lang, no? And mararamdaman din natin yun eh. Yung pagiging matiisin at pagiging maalahanin. Alam niyo ba yung isa sa mga karakter din papakita ng pagmamahal sa isang tao yung pagiging mapagbigay sa kaalaman? Pagpapagbigay in somehow, like for example, pag kumakain ka, uy, kain tayo. No, pag meron ka dyan, oh, family evening tayo sa bahay, invite po kayo. Di ba? Papagbigay din tayo sa ating time. No? Parang kita natin si brother, parang may problema. And we talk to that brother, hindi yung makikipag-usap tayo sa brother or sister. Talk to that person dahil concerned tayo na makipagmaritis lang tayo. Kasi maganda yung we are
our brothers and sisters keepers. Yung pang naita natin na parang mabigat yung problema, mabisitaan din natin and kwentuhan din natin. Huwag nating sutsutan na dahil sa masama yung loob ni brother, ni sister, sa kay president or sa bishop or sa elders quorum or sa EQ or sino man. Huwag nating sutsutan na dahil, oh nga, dahil ganun siya. No? Huwag na. We need to be a peacemaker, sabi nga. Maganda pag may mga ganun, no? Pagbigay sa time, sa payo, sa kaalaman, no? Na we want to share kung ano yung nalalaman natin sa simbahan, mga doktrina, maganda po yun. Pinakamalaga din dito yung pagiging halimbawa natin at matapat sa pananampalataya. Yung pagiging halimbawa, ito yung ano eh, pinaka, para sa akin na isa sa mga mahirap gawin. Imagine natin ah, ito yung layman's term. Sa 10 ginawa na mabuti, isang pagkakamali mo lang, lahat ng 10 ginawa mong mabuti, mawawala yan. And that's a fact. Diba, katotohanan yan. Diba? Na kailangan na maging halimbawa pa rin tayo kahit ganun. Kahit na na-disappoint tayo sa mga nakikita natin at na-disappoint din ang iba sa nakikita nila sa atin. Pero maging halimbawa pa rin tayo. Una, hindi siya maging madali, but sooner or later, mauto natin paano maging matiisin. Halimbawa, may mga habits ka before ka na-convert sa simbahan, yung mga habits mo na, yung mga jokes mo hindi maganda, yung mga, may mga habits ka na sometimes nakakawala ng respeto, diba? Yung mga tropa mo before, mga non-members kung saan, nanigarilyo, nagiinom, nagsusugal, yung mga masasamang gawain. At naging member ka, kailangan pa rin manatili tayo sa halimbawa. Minsan, halimbawa na lang nito, pag may mga kaibigan ka, ni-invite ka. Tapos sumayag ka naman. Tapos kumain kayo. Tapos may mga beer dyan sa harap. Even though nasasabihin natin na hindi ka naman nag-iinom, pero pag parati mo yung ginagawa, ito yung naging halimbawa sa iba pag nakita ka ng ibang tao. Kailangan tayong magtiis na maging halimbawa, especially sa mga nakikita. Kasi hindi natin mapipigilan yung mga nakikita ng ibang tao. May mga nakikita na talagang hindi mo sadya. May mga nakikita na alam mo na hindi magandang halimbawa, but still ginagawa mo pa rin. Diba? Parang hindi maganda yon. At kailangan natin maging matapat. Ito yung pumapasok. Na kahit nakikita ka nila andyan, coincidence, one time, pero hindi mo sadya yon. Ang mahalaga, tapat ka sa ginawa mo. Kasi maraming ano yun eh, maraming instances yun na emergency. Ang mahalaga rito, my dear brothers and sisters, yung pagiging tapat natin. At ganun yung pananampalataya natin sa Kanya. So my dear brothers and sisters, I'm happy na kapag-share ako uli sa linggong ito. Maganda yung topic natin is kung paano natin ibahagi yung Ebanghelyo ni Jesucristo para natin maging halimbawa, paano natin i-share at ipakita yung pagmamahal sa mga dinamanahan kadugo, yung totoong serbisyo, and paano tayo maging mabuting tao. Hindi man tayo perfecto, nagkakamali tayo. Sabi ko nga na mahalaga yung ating araw-araw na komunikasyon sa ating Panginoon para matulungan tayo na magbago pa. Kung ngayon, better tayong tao, baka bukas, best na, tapos maging best for good na naman tayo, and then we keep on improving ourselves. Alam niyo po yun. Alam ko may mga ups and downs tayo sa buhay as we recognize kung pagkakamali natin at na-recognize natin yung pagsisisi at hingin ng tulong ng ating Panginoon. At kung baba tayo, alam ko na dahan-dahan, it will change us. Eh, masaya pa ako sa linggong ito. Masaya ako na bakasyon, wala pang pasok. And alam ko may plano ang Panginoon. Huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa. And God, our Heavenly Father, will give us comfort sa mga panahong nangihina tayo. Sa mga panahong hindi natin alam kung ano ba yung talaga yung gusto natin sa buhay. Pero ito lang yung matestify ko. Kahit hindi pa natin alam kung ano yung talagang gusto natin sa buhay ngayon, kung ano talaga yung layunin natin, we'll keep on serving Him. Kasi yung paglilingkod sa Kanya ay parte yun ng layunin natin. Hindi yun waste of time. Kasi yung malungkot dito, hindi natin alam yung layunin natin and we do nothing. Kahit paano, habang struggle tayo ngayon, we keep and finding ways para maglingkod sa ating Diyos. Alam ko po na buhay ang Panginoon and He listen sa bawat sinasabi natin. Nakikita niya tayo. Alam niya, kilala niya tayo individually. Balain po tayong lahat.
All these things I pray in the name of Jesus Christ. Amen.